Ayan. Yung kariton muna ay pasok. Okay na dyan, sir. Okay na dyan. Okay, let's go. Hello po, sir. Good morning po. Dito po ba yung Vietnam Embassy? Nay, dyan na lang tayo sasakay para makabalik ka na sa lugar ninyo. Alam mo po, ang Rise Above may ibinigay na pera para sa'yo. Nagbigay sila ng... So ayan mga kababayan, mga barangay, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan, pasensya na po kayo. Nagtataka kayo kung bakit matraffic, maingay, maraming sasakyan. Mga kababayan, sa araw po na ito kasi, pinag-usapan ng Team Daddy Frankie na puntahan si Nanay Weng Titu. Para sa ganon ay dadalhin namin si Nanay Weng Titu sa Vietnam Embassy. Para malaman natin mga kababayan kung ano ang ating gagawin para makabalik siya sa kanyang bansa. Dahil yun po yung kahiling-hilingan niya sa atin. Sa palagay niyo mga kababayan, may pag-asa pa kaya na makabalik si Nanay Weng Titu sa kanilang sa kanyang bansa? Samahan niyo po kami nang malaman natin. Sabay-sabay nating alamin kung paano at kung may pag-asa pa kaya na makabalik si Nanay o si Lola Weng Titu. At sa araw na ito mga kababayan, kasama si Kuya Kano. Ayan. So, Kuya Kano. Ayan. Come here. Ayan, kasama natin si Kuya Kano mga kababayan para may kausap din si Nanay Weng Titu. Ayan. Are you okay? Good. Ayan, let's go. An hour later. Nay, good morning po. Good morning, sir. Kumusta ka na, Nay? Okay man po. Mangangalakal ka? Opo, sir. Dikit ko lang to, Mike. Opo, sir. Ayan. Opo, sir. Ano oras ka umalis sa bahay nyo, Nay? Alas 7 po, sir. Alas 7? Opo. Okay. Matrapik, sir. Matrapik? Opo, takot ako lang ngayon. Takot ka sa gilid? Opo. Nay, kasi ganito yon. Opo, sir. Kaya kami pumunta dito para kausapin ka. Opo, sir. Para dalhin ka namin sa embassy. Opo, sir. Okay ba sa'yo yon? Okay, sir. Dami salamat, sir. Dami salamat. Pero kunin muna natin yung papel mo sa bahay. Opo, sir. Opo. So, sama ka muna sa amin. Ang dumi dito, sir. Ha? Dumi kalakan dito, sir. Isakay ko na lang sa sasakyan. O, dumi sa sasakyan. Kutiyan mo po. Ha? Dumi yan po. Hindi, okay lang yan. Opo. Tara na, isakay ka sa sasakyan. Opo. Ano bahala dito? Opo. Sakay na. Balik ka na eh. Whoop! So mga kababayan, mga kabarangay, no, sa araw na ito, nag-decide po ang Team Daddy Frankie para puntahan si Nanay Weng Titu para samahan natin siya sa embassy. Para malaman natin kung ano ang ating unang gagawin para makabalik siya sa kanyang bansa. Sakay ka muna, Nay. Dumi ko po. O, ingat, Opo. Nay. So, ayan mga kababayan, no? Salamat sa Diyos. Buti, Nay, nasalubong ka namin. Dami salamat naman yung pinataan din ko. Opo. Kasi, nag-iisip kami kanina, Nay. Opo, sabi ko, makikita kaya natin si Nanay. Opo. Kaya mula doon, kung saan namin nakita ikaw before, Opo. Talagang tumitingin kami, Diyos. Opo, salamat sa Diyos at nasalubong ka namin. Opo, so, kumain ka na ba, Nay? Kain ko sa bahay, ko kape na, sir. Kumain ka sa bahay? Opo, sir. Nagkape ka? Opo, sir. Ano ulam mo kanina? Tabay ko lang, sir. Ha? Munay. Munay? Opo, sir. Tinapay? Opo, sir. Okay. Sige, so ganito gagawin natin, Nay. Opo, sir. Kukunin mo yung mga papel mo, Opo, lahat ng papeles mo. Opo, sir.
Tapos pupunta tayo ngayon sa Vietnam Embassy. So ipag-pray natin, sana magkaroon ng maganda tong trabaho natin, no? Okay. Sige, sige. Nay, siguro nung maliit ka, mahilig ka sa upo na gulay, no? Doon sa amin ganyan, kahit salita, upulong upo yan po. Okay. Hindi body lang, oo, hindi body yan, bawal amin yan, sir. Ah, bawal yung oo, yes. Upo, sir. Bad yun eh. Upo, doon sa amin, hanggang maliit, hanggang malaki, makulang tulong, maayos. Opo. Hindi daw sabi, matanda ka lang, galang, hindi lang batos, masama. Ay, kami lang yan hanggang maliit, hanggang buntak dito. Punta ko Pilipinas. Kung tao ng salita ko nung upo. Kahit bata, kahit malaki, minsan ako sabi, upo. Minsan sabi, bata, bakit upo mo, lola? Ako sabi, ay, okay naman, walang problema yan. Opo. Opo. Gaya ako sabi, minsan sabi ko lang apo ko, kailangan maaran, maayos, galang, kahit ng tao, maharap ka lang, kahit maharap ka, opo. Ha-ha. Galang ng tao. Opo. Tao walang pera. Takot. Opo. Kasi tingin mo masama. Opo. Masama yan. Opo. Yan lagi ko sabi niya nung apo ko yan po. Opo. Kasi bawan doon sa amin ngayon. Nay! Opo. Pakilala ko si Kuya James. Opo. Okay. Good morning po. Morning. Morning po. English speaking. Marunong ang mag-English, Nay? Hindi. Kaliutan ko ng siya. Tagalog ako dito. Nagkulong Tagalog. Kami usap lang po eh. Ah, Tagalog opo, lang. Opo siya. Kahit konti. Maharap ko sagot po. Ha? No, sige lang, Nay. Opo. Nay, matanong ko lang, kumusta naman po yung ano, Nay? Yung perang binigay namin sa inyo. Okay naman po. Anong ginawa mo? May bili ko ng bangbaon apo ko, bili ko ng ulam, pang bayad ko lang utang. Katabi ko lang dyan po, hindi ko bili ng lahat ng galaw ko po. Opo, itago opo. Mo. Save opo. Money. Opo. No? Okay. Minsan tao sabi niya, Nanay, madami ng shirt na yapat mo ah. Ako sabi, eh, okay naman, tulong sa akin kahit ng malaki. Malaki mang kalaliutan ko ng taong na tulong sa akin. Opo. Opo. Huwag mo ipapautang opo. Ha. Opo. Itago mo yun. Kasi opo. Ano yan eh, para may pambili ka ng pagkain mo kasi opo. Matanda ka na. Opo, sir. Okay, ituro mo yung danay kung saan ha. Opo, sir. Para kunin lang natin yung gamit mo. Opo, sir. Huwag kang mag-alala, Nay. After Vietnam Embassy, balik ka rin namin dito. Opo, sir. Okay. So yan mga kababayan, samahan nyo po kami hanggang madala natin si Nanay 22. Ayan. A few moments later. Tara Nay. Taglit lang sir. Baba mo yung karton ni Nanay. Ako na lang dati. Sige Nanay, kami na. Diretso ka Nanay. Kunin mo lang yung ano na yung gamit mo para makaalis tayo agad. Sige lang, Nay. Ayan. Yung kariton mo, Nay, pasok. Okay na dyan. Okay, let's go. Eh, yung papel mo na eh. Yay! Yay! Kanina nababaw ko, di ba? Pasok mo pa. Sige na eh, ako na hawak. Ken! Hawakan mo tong papel ni Nanay.
Sige na eh. Banti tayo. Sige po. Thank you po. Thank you, thank you. Huwag ka sa dulo na One hour later. Malapit na ba tayo sa embassy? Six minutes. Ha? Ah, hindi mo kita. Ayan, itapat mo. Ayan. Malapit na Bagong Vietnam na po. Ha? Bagong Vietnam. Pareho Chinese. Oh, pareho Chinese. Hello po, sir. Good morning po. Dito po ba yung Vietnam Embassy? Kapila po, sir. And yellow na building. Ito pong yellow na building. Okay po. Thank you po. Salamat. Sa kabila daw po, Dads. Sige. Kuya Riz. Yang kulay, hindi. Yang kulay yellow na building dyan sa kabila. Pasok tayo. Ako. Please, come on. Pwede parking dyan? Sige. Anong ka lang? Opo. Hello. Hello po, sir. Mag-i-inquire lang po sana kami, sir. Mamaya po sir tayong alas dos. Ah, alas dos pa po. Pulot mo lang sir pangalan mo dito. Contact number. Ano pong gagawin niyo sana? Magtatanong lang po sana kami kung paano po yung process sana natin kasi may isang kababayan po tayo na tinutulungan po namin na makauwi po sana ng... Taga saan po ba kayo? Taga Makati po. Mamaya na lang po. Makauwi? Opo, magtatanong lang po kami kung paano po yung process ng... Kasi naranasan namin yan doon ilang may nag-survive na ano na taga Palawan. Sulat na lang po yung pangalan. Naano siya, napadpad siya sa ano? Sa uwa lang ang ano? Lang sa uwa po. Oo, sa uwa ka. Kasi yung uwa ang may power doon yung mga... Bali, si nanay po kasi refugees po ng Vietnam War. Yung tutulong... Nandiyan sa sasakyan. Opo, nandito po sa sasakyan. Nakapauwi siya sa Vietnam? Yes po. Pamila na lang siya. Wala po pong assurance kung dito po kami makakakuha ng details or sa OWA na po. Basta pumunta na kayo, tutulungan naman kayo dito kung ano yung inquiry nyo, basta kaming kayo ha. A few moments later. Ayan mga kababayan, nakausap na namin ang guard. Pero ang oras is 12:09. Pero ayon sa guard mga kababayan, mamaya pang alas dos, yes. Break time ba? Opo, Dods. Pero dito na yon. Pero dito na daw po yun. Dito na tayo makakakuha ng details regarding sa mga dapat nating gawin kay nanay. So, paano yan? Hintay na lang tayo rito? Opo. Yan na lang din po talaga. So, nay, hintay tayo rito hanggang alas dos. Mawawa sa iyo po. Hindi, okay lang. Trabaho namin to.
Sige po, alis na kami, sir. Bawal daw dito. Bawal dito na eh. Opo. Bawal parking. Kasi embassy po kasi. Saan tayo mag-stay? Alas dos pa eh. So ayan mga kababayan, no? Pagkatapos namin kumain, nabilhan din natin ang kaunting damit si nanay. At sa ngayon is oras na po na alas dos. Ito yung oras na sinabi nila para bumalik kami. Ayan. Pero mga kababayan, sa loob pinagsabihan na po kami kanina na bawal ang camera. Kaya hanggang dito lang sa loob ng sasakyan ang camera. Pero sisikapin namin mga pag-usap ngayon mga kababayan. Na. Ayan na. Kapila. Ken? Okay, pasok tayo para magtanong. Okay. Iwanan ko na tong mic dito, ha? Yan ka lang muna, Nay. Kami lang muna magpag-usap. A few moments later. Hi. Nanay. Sabi nila babalik ng 16. Yes. 'Di ba? February 16. February 16. And sa ngayon nanay, wala daw yung mga head specialist nila para po doon sa problema po ninyo para makabalik hindi po. Sila ng, makapag-design. Hindi sila makapag-design. Pero yung may mga taong kumausap sa akin na kababayan ko, kakilala ako, kinuha niya yung number ko para tatawagan niya ako, magbibigay siya ng attorney. Mm-hmm. Attorney na daw ang hahawak sa inyo at sa main immigration na. Yes. Oh, so balik pero balik tayo ng 16 dito. Para maka ano, para daw malaman daw muna natin kung ano muna yung i-advise nila dito bago tayo mag-direct ng main immigration. Okay? So, ayun mga kababayan, no, after na paghihintay namin dyan sa loob, na-entertain naman kami, kaya lang hindi po sila makapag-decide regarding kay nanay kasi tinanong nila at sinabi ko na wala na siyang papel. Wala siyang passport, wala siyang visa, no anything. Yung mga papel na hawak ni nanay is useless na po yon. So, may nag-assist sa amin na kailangan namin ng attorney. Yes. So, medyo sabi ko nga mga kababayan, baka kung sino pa yung mga pwede makatulong dyan para matulungan natin si nanay, bigyan nyo rin po kami ng idea. Kasi dito, alam nyo naman po, pagdating sa Philippine government, gaya ng ganito, puro balik, nakikita ko na eh, wala yung makapag-decide. So, ang mangyayari dyan, parang balik-balik na lang tayo. Yes. So, ang hinahanap namin talaga mga kababayan is kung sino talaga ang pwede nating lapitan. Although hindi naman nung nawawala ng pag-asa kasi very thankful pa rin tayo. Yung mga guard dito na nakilala si Daddy Frankie at isa pa sa nandyan is kababayan ko pa na siya yung kumuha ng number ko. Kaya sa kay sir na kumuha ng number ko, hindi ko na natanong ang pangalan. Nakilala niya tayo. Shout out po sa'yo sir. Mabuhay ka. Salamat sa pakikooperate mo sa amin. So sakay tayo kasi bawal dito. Let's go. Pero
Lola, huwag tayong mawala ng pag-asa. Yung case mo talaga medyo matagal na processing. Opo, sir. Pero hindi tayo titigil. Opo, sir. Oo. Sabi ng kaibigan ko, pag hindi daw uobra dito, sa main tayo, opo, ang mangyayari, parang deport. Opo. Okay lang sa'yo yun. Okay naman po, sir. Importante na kabalik ka doon. Opo. Pagdating mo doon, opo, sir. Doon ka na maglalakad ng papel mo. Opo, sir. Oo. Keep on praying tayo. Opo. Maraming salamat, sir. Trabaho namin yan, ay. Opo. Oo. Basta try and try lang. Opo. Kaya sa mga kababayan natin yan, gaya po ng aking sinabi, sa mga may idea dyan, kung sino pa, baka makatulong din kayo. Tulong na lang natin kay nanay. No? Kasi lahat ng papel mo expired na, eh. Opo. Pero wala kang passport. Opo. Wala ng visa. Wala, wala kang ID ng from Vietnam. Wala po. Yun, hinahanapan din kami ng ID mo from Vietnam. Wala po. So sabi ko, wala na lahat. Kaya attorney talaga ang gagawa niyan. Ganon din mga kababayan, pag sinabi nila kasi pagpupunta rin tayo kay Rafi Tulpo, may na-encounter na rin ako. Although hindi ko sinasabing hindi makakatulong mga kababayan. No? Siyempre, sa dami rin ng taong tinutulungan ni Idol Rafi Tulpo, pag pumunta ka doon talagang pipila ka. Yung pinsan ko na pumunta doon mga kababayan, binigyan after 3 months ang schedule niya. So pag pupunta kami doon, possible 3 months din bibigay sa atin. No? Kaya so, dito na lang muna tayo mag-stick. Opo. Oh. So sige, so ganito na lang para opo, hindi nalulung... You're sad, Lola? You're sad? Okay naman po. Okay naman? Opo. Happy? Happy po. Pasyal kita sa ano? Sa plaza, gusto mo? Ah, para pagod na po. Pagod sa iyo na po. Ha? Tingnan mo na, uwi mabay. Okay lang ako, Lala. Huwag mo akong isipin. Okay naman ako. Masaya ako maglilingkod sa inyo. Opo. Makita ko sa iyo, masaya-saya na mo. Makita mo ako, masaya-saya ka na. Gusto mo tira ka na lang sa bahay ko? Oh. Kumalami ko, apo. Makulit yan po. Oo. Para hindi ka napapagod. Dapat yung mga apo mo, alagaan ng magulang nila, eh. No? Kawawa kasi ang matanda. Opo. Ikaw ang nag-aalaga. Ay, minsan ako, lagi ko usap ng magulang niya. Ay, sagot ng, hindi maganda. Kaya minsan ayaw ko lang usap po. Gusto ko lang tahimik naman ako. Kaya ayaw tulong bata, bahala sa buhay mo. Ang kwenta ng bata, malaki na sa akin, okay na yan. Maayos. Sayang talaga, eh. Kung pwede lang ang camera doon, nagulat ako mga kababayan, no? Sa lahat po nang nandun, pupunta sila ng Vietnam, mga kababayan natin. Kaya sa lahat po nang nakakilala kay Daddy Frankie doon, ang dami men, di ba? Yes. Nagulat ako. Lahat na mga nag-a-apply doon, nung nakita nila si Daddy Frankie, tuwan-tuwa sila, gusto nila magpa-picture or what. Pero, bawal nga po ang camera doon. Kaya nagulat ako. Ang dami nakakilala sa atin. Kaya sa lahat ng kababayan nating OFW, saludo po ako sa inyo. Kuya Kano, because you have a... I know you are a strong fighter. Can you give some advice? Nanay, that's why. Nanay kasi very old. And then she want to go in her country. But this time is 50-50. Yeah. Good luck. That's all. Blessings towards you that you can make it home. Mm-mm. Basta wag lang tayo mawala ng pag-asa, Nay. Opo. Basta ingatan mo lang yung katawan mo. Opo. Ingatan mo sarili mo, health mo. Opo. No? Dami-dami na lang sa naman, sir. Oo. Pero Nay, matanong ko lang. Opo, sir. Bago ka nagpunta dito sa Pilipinas, kumusta naman ang buhay ninyo doon? Okay naman, okay naman. Okay ang buhay? Opo. Mayaman kayo doon, Nay? Hindi po. Okay naman, kain na isang araw, tatlong bisit. Ah, kumakain. Opo, maayos. Oo. Okay naman po. Problema, nagkawar. Opo. Karera doon sa amin po. Sa tingin mo, Nay, kung hindi ka umalis doon, mayaman ka na siguro ngayon? Hindi po alam. Hindi alam. Oo, hindi alam po. Basta okay, masipag ka po, eh. Ah, basta masipag ka. Opo. Oo, sigurado mayaman ka, Nay, kasi... Vietnam, mayaman na ngayon, di ba? Opo. Eh, masipag ikaw. Opo. So, I think, mayaman ka na siguro ngayon. Opo. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo, Nay, ha? Opo.
Pagdating ng panahon, darating yung time na maging mayaman ka na, sana kaibigan mo pa rin kami. Opo! Yun! Hindi mo malimutan yan po. Ay, hindi malimutan. Hindi po. Thank you so much, no? Yan, opo. Tara, Nay. Okay ka na? Wow! Yun. Dito tayo, Nay. Nay, dyan na lang tayo sasakay. Para makabalik ka na sa lugar ninyo. Nakasyote po. Malusot tayo dyan po. Malabo. Malabo? Opo. Bakit? Hindi ka lusot dyan po. Hindi, malusot tayo dyan. Kaya yan. Sana lusot na po po. Masaya na po. Ay, masaya ka na. Gustong-gusto mo na talaga makabalik. Opo. Gusto-gusto talaga yan po. Matagal na po. Matagal na. Opo. Sige, dito tayo sa malilim. Opo. Basta, keep on praying lang. Opo. Tapos, Nay, Opo. Alam mo po, ang rice above, may ibinigay na pera para sa'yo. Nagbigay sila ng 4,000. So, bibigay ko sa'yo, no? Para ikaw na lang magtipid kung ano kailangan. This money is from, taga saan siya? Ano? Canada? Si Tita Hanes? Tita Hani is from Canada. Opo. So, Team Rice Above. Opo. Napanood nila yung videos natin. Opo. So, nagbigay sila ng 4,000. Opo. Bigay ko daw sa'yo. Opo. Sana makatulong to. Opo. Ingatan mo yung pera Opo. Mo, Lola. Opo. Para kahit hindi ka araw-araw mangangalakal. Opo. Kasi, kung lagi kang pagod. Opo. Siyempre, matanda ka na. Opo. Baka hindi ka pa nakabalik ng Vietnam, patay ka Opo. Na. Kaya, takot ako mamayang... Kunong gatot po eh. Takot ako. Ayaw ko ng... Keep your bawat. Money. Opo. Save money. Opo. Ha? So, one. May sana ayaw ko ng bawat po eh. Oh, pero Lola, Opo. Yung pera mo, bili ka pagkain mo. Opo, sir. Kasi kung may makatulong sa atin. Opo, sir. Diba? Gagawa Opo. Natin ang paraan. Opo, pero sir. Ito ibigay para ipanggastos ka rin. Opo. Dami-dami sa naman, sir. Mo Opo. Dami-dami sa naman, sir. Dami-dami sa mga tulong sa akin, sir. Tama no? Sa naman po. Basta, wala. Hindi sa akin na. Opo. Sabihin, kahit na po, sir, sir, lang hindi niya sa'yo. Wala kang tao bigay sa akin, sir. Hindi sa'yo yan. Hindi ng tao nang alam nang bigay sa tulong mo ako, sir. Hindi sa'yo. Walang tulong sa tao doon sa akin. Kung hindi dahil sa akin. Opo, sir. Opo. Dami sa naman po. Opo. Tulong mo sa akin po. Masaya ako. Tulong masaya ako. Opo. Masaya ako. Kaya nakita ko, sir. Ma... Masaya ako, malalo ko nipyos. Nininervyos ka pag Opo. Nakita mo ko? Opo. Huwag ka nervyos eh pag nakita mo ko. Nakita ako, saya na po. Matakot ako nipyos. Kasi kakita ko si sir. Kaya tatayo ako, sabi ay. Tayo ka? Opo, nipyos ako po. Nininervyos ka Opo. Pag... Opo. Huwag ka nervyosin kasi ako Opo. Tutulong lang at Opo. Tutulong. Hindi po. Masaya ako. Takot ako ng nipyos po eh sir. So ayan mga kababayan, no, after po nating mapakain si Nanay at galing din sa Vietnam Embassy, ayun, hintayin na lang po natin yung mga susunod na mga mangyayari. So hopefully, maaayos natin yung problema ni Nanay, no? Ayan. Opo. Ayan. At saka, Opo. Nay, pasensya ka na ha. Opo, sir. Pagkatapos nito, Opo, dadrop tayo sa Makati pero Opo. Si Daddy Frankie hindi na makakasama. Opo. Opo, sir. Pero huwag kang mag-alala kasi hatid ka ng driver hanggang Opo. Sa bahay mo. Opo. Kasi masama ang pakiramdam ko, mga kababayan. Opo. Naka-schedule kasi kami sa embassy ngayon. Kumbaga, ito yung araw na schedule namin. Kaya kahit medyo masama pakiramdam namin, eh kailangan talaga namin labanan. Kasi bukas ulit may trabaho pa ulit, no? Together with Kuya Kano. Kuya Kano, thank you so much, ha? Thank you. Thank you po. Thank you. Ingatan mo lagi sarili mo. Ingatan mo yung pera mo.
thank you, sir. Lagi dingat sa lili mo po. Sisi mo lagi yan, eh. Oh. Lagi dingat sa iyo po, sir. Oo. Huwag kang magalala, kayang-kaya ko. Medyo nakuyat lang yata ako kagabi. Hindi, may sama kinamdam mo yun. Masama. Medyo may init nga eh. Dapat inom mo gamo, sir. Opo. Opo. Dami. Lagi salamat, sir. Pahinga lang to, mawala na to. Opo. Dami salamat po. Okay. Opo, sir. Salamat mga kababayan. God bless po. Shoutout po sa atin lahat. Ayan. Shoutout po at Team Rise Above. At syempre si Mama Maria Pasukoshi, Tita Hanes, Carmi K. Official, Lisa Liabres, Stariray, ayan. At syempre ay kay Sweet Charm, kay Myrene, kay Aling Rochelle, ayan. Maraming salamat po. God bless po.